Panginoong Sus, sa unang panalangin po ng aming po minamahal, ginagano pastor at Evangelista, WILDE at ALMEDA, ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, kami po nagdumudulog sa iyong balan at uno ng biyaya dyan sa kalangitan ng Diyos na kami, mahal na Panginoon, humihingi ng kahabagan sa mga kami na sumpungan sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, mga kahinaan, kami na mahal na susumpungan, patawain po ang bawat sa amin, O Diyos, at sa bahaging ito, Diyos, ng pakikinig nang yung banal salta, mahal na Panginoon, buksan mo po, Diyos, mga puso't pangunawa ng bawat isa, mahal na Panginoon, at langsan mo po ang yung banal salta, magyong abang lingkod, mahal na Panginoon, sapagat saga ng akin, wala pa akong magagawa, tanging sa'yo lamang ko umaasa, O Diyos, samahan mo po ako, O Diyos, ng yung dakilang pag-ibig, at ng yung dakilang kapangyarihan, at aming sinasaway, ang mga demonyo, mga hadlang, mga pag-anilangan, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. God bless you po. Mga minamahal, bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupo ay pagkapasalamat, kaluwalhatian, kadakilaan, taus-pusong pagsamba ay para lamang po sa ating pong buhay na Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapaabot din po ako dubling pagalang sa ating pong minamahal at ginagalang pastor at Evangelista, WILDE ALMEDA. At hindi po natin makalimutan ang mga tulot aral ng ating po beloved assistant pastor Lina sa ALMEDA, ganun po sa mga beloved children, the whole ALMEDA family, at sa at ating mga minamahal na mga live webcast viewers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po. Amen! Mga minamahal, ating po munang buksan po ang ating mga banal na kasulatan, kunin po natin ang ating mga Biblia, atin pong basahin ang unang talata dito po sa Malachias, Kapitulo 3, talatang 13 hanggang 14. Kindly pakibasa po. Dito po sa Malachias 3, talatay 13 at 14, ganito po ang pagkasulat. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may iyong sinasabi, sa ano kami nangagsalita laban sa iyo. 14, inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong pakinabangan nito na atin ingatan ang kanyang bilin? At tayo'y nagsilakad na may panangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Amen. Lahat magsama, praise the Lord! Amen. God bless you po, mga kapatid, sa pagkabasa ng banal salita ng ating pong dakilang Diyos. Ang Diyos po ang magpala. Amen. Ang ating pong topic, mga manamahal, sa hapong ito, significance and benefit in serving God. Sa Tagalog, mga manamahal, kabuluhan at pakinabang sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga, mga manamahal, kapag dumating na ang tinatawag na ganitong panahon, kapaskuhan, maraming mga taong abala na sa kanilang buhay, ang ibang mga minamahal naroon kung ano ang ibibigay nila sa kanilang mga inaanak, mga ibibigay ng aginaldo. Ang ibang mga minamahal, nag-iisip na kung anong matatanggap, ibibigay sa kanila o matatanggap mula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. So, sabi dito mga minamahal, sa ating pong nabasa, inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ng kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? Ito po mga katanungan ng tao. Sa pagsasanglibutan, maraming mga taong naniniwala sa ating pong dakilang Diyos. Ngunit ayaw maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat kapag naglingkod daw sila sa ating pong dakilang Diyos, ang kanilang panahon ay mapupukos sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ano daw ang kanilang pakinabang kung sila'y maglingkod sa ating pong dakilang Diyos? Kaya maraming mga tao, bagamat naniniwala sa Diyos, ayaw maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nang akala lamang na mahal na kapag naglingkod sila sa ating pong dakilang Diyos, ito ay kaluguhan sa kanila. Ngunit sa mga nakakaunawa, mga namahal, na ang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, ito po ay mayroon pong pakinabang at ito po ay makabuluhan. Amen.
mayroon pong kabuluhan ang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya dito, mga mahal, sa ating pong talatang nabasa, ito po ay naniniwala na sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. So yan po'y dumating din, mga mahal, sa buhay ng isang Kristiyano na sa kanyang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, nagkakaroon din siya ng katanungan na ano ba ang kabuluhan kung maglingkod sa ating pong dakilang Diyos at ano ang pakinabang kung sila ay magtatapat na maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po hindi naaalis sa mga Kristiyano. Ngunit sa mga talagang mainit na Kristiyano naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, alam nila, mga mahal, na ang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, ito po ay mayroong malaking kabuluhan. Amen. At alam din nila, mga mahal, na kapag naglingkod sila sa ating pong dakilang Diyos, mayroong puslang pakinabang. Alam nila, mga mahal. Amen. Yung pagising mo lang sa umaga, talagang taglay mong kalakasan, kalusugan, yung magising ka mga minamahal yan, laking pakinabang na mga minamahal. Amen. Malaking pagpapala na yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat maraming mga tao na natutulog lamang, hindi na nagigising. Ang iba dyan, mga minamahal, naglalakad lamang, hindi nila inaasahan, dumating ang tinatawag ng mga aksidente, sila po ay napapahamak. Ngunit sa atin, mga minamahal, na mga tinawag ng ating pong dakilang Diyos, mga anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang pakinabang natin, mga mahal, ang pag-iingat ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Yung mga pagpapala na ating pong natatanggap sa kasalukuyan, lahat ng ito, mga mahal, iyan po ay pakinabang natin kapag tayo po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, mga mahal, sa Apostol Pedro, siya po, mga mahal, ay tinawag ng ating pong dakilang Diyos. Isa po siyang mangingisda. Nung siya madaanan doon sa tabing dagat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi kay Apostol Pedro, sabi, sumunod ka sa akin. Iniwan, mga ni Apostol Pedro, yung kanyang lambat, yung kanyang bangka, yung kanyang trabaho na pangingisda, sumunod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa kanyang pagsunod sa ating pong dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon, nakita niya mga himala na ginagawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit si Apostol Pedro, mga mahal, isa po siyang matatakutin. Kaya nga, mga mahal, noong amahal na Panginoon hinuli, upang siya po, mga mahal, ipapako na sa krus, ipinagkaila ni Apostol Pedro na tatlong beses ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit siya po'y nagsisi sa kanyang pagkakaila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit naunawaan ni Apostol Pedro, mga mahal, ang kanyang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, ito po ay mayroong halaga. Ito po ay may pakinabang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga si Apostol Pedro, mga mahal, hindi sabi niya, nung siya po ay ipapako na sa cross, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na maging kagaya ang pagpako ko sa Panginoon, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ano po ang kamatayan, mga minamahal, na ikinamatay ni Apostol Pedro? Siya po ay ipinako, pabaliktad, mga minamahal. Kaya si Apostol Pedro, mga minamahal, nung sumunod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya yung nagtanong. Ibig sabihin si Apostol Pedro, siya egoista, mga mahal. Tinitiyak niya na kung siya yung magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ano ang tatanggapin niya? Pasahin po natin, mga mahal, dito po sa Mateo, Kapitulo 19, talatang 27 hanggang 29. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19, ang talatay 27 hanggang 29. Na magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo, ano baga ang kakamti namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalhatian, kayo na may magsisiupo
sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angka ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tigisang daan at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Amen. Sa Apostol Pedro, tinanong ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong sabi niya? Na ito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Anong kabaga ang kakampin namin? Anong sagot ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi pagkauupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo naman ay magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angka ng Israel. Amen. Sinaunawaan ni Apostol Pedro ang mga mahal na iniwan niya ang lahat, sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa pagbabagong lahi, kayo ay makakasama doon sa uupong 12, doon mga mahal, na magsisihukom sa 12 angka ng Israel. At ano pang sabi sa 29, at ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-isang daan at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Yan pala mga mahal ang pakinabang kapag ikaw ay naglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iniwanan mo ang lahat ng bagay katulad ni Apostol Pedro mga mahal na siya'y tinawag bilang apostolis. Iniwan niya ang lahat ng bagay sa atin mga mahal, hindi gayon ang pagkatawag sa atin. Amen. Sapagkat hindi po natin iniwanan ang ating mamahal sa buhay o anumang bagay dito sa ating mga tinatangkilik. Katotohanan mga mahal, pinagpala tayo. Bakit? Yung ating mga kapatid, kasama natin sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating mamahal sa buhay, ating ama at ina. Kasama natin ang iba mga mamahal kasama sa paglilingkod natin sa ating pong dakilang Diyos. Ngunit sabi dito mga mahal, kung iniwanan mo dahil sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ang iyong mamahal sa buhay, ano man tinatangkilik mo dahil iniwanan mo dahil sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ano pong sabi dito, tatanggap ka ng tig-isang daan at magsisipagmana na walang hanggang buhay. Amen. Ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, mga mahal, tatanggapin mo na ang 100% na pagpapala mula sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Anong pagpapala ito? Sa material na bagay, sa pinansyal, hindi ka pagkukulangin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga dito mga mahal, talaga makikita po natin maraming mga kapatid ang pinagpala ng ating pong dakilang Diyos mula na maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dati-dati, mga walang mga sasakyan, walang mga bahay, ang iba mga mahal nangungupahan lamang. Subalit dito, napatunayan nila mula na sila maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, pinagpala sila ng ating pong buhay na Diyos. Amen. Napatunayan nila mga mahal sa kanilang buhay na sa kanilang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mayroon palang kabuluhan mga mahal sapagkat mayroon kang pakinabang kapag naglingkod ka sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Yamang mo naman sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Mayroon pong pinagkaluban tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sabi sa banal na kasulatan na tayo binigyan ng karapatan bilang anak ng Diyos na tumawag sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya dito, isa mang minamahal sa pakinabang natin sa ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos na ang ating mga panalangin ay pinakikinggan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At anumang kahilingan natin, sabi sa banal na kasulatan, sa sunod na talatang ating pong mababasa, ito daw po ay ibibigay sa atin po na, sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin dito mga mahal sa Juan Kapitulo 15, talatang 7. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 15, ang versikulo po ay 7.
Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Amen. Sabi dito mga mahal, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ito po mga mahal, ang pakinabang natin. Maraming mga tao na ayaw maglingkod sa ating pong dakilang Diyos. Humingi din sila sa ating pong dakilang Diyos. Ngunit ang kanilang mga panalangin ay hindi pinakikinggan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Ngunit sa atin na mga tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi dito, hingin ninyo anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Ngunit ano po, may kondisyon. Ano po sabi sa mga unang kataga? Sabi dito, kung kayo magsipanatili sa akin at ang mga salta ko magsipanatili sa inyo. Amen. Unang-una pala mga mahal, para yung ating pong hinihingi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ay ibigay sa atin ng ating pong dakilang Diyos, kinakailangan muna pala tayong manatili sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mananatili tayo sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Hindi yung katulad ng iba na bagamat pinagpala na ng ating pong dakilang Diyos, ang iba hindi na dumadalo, hindi na nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kagaya nung nakalinggo lamang mga minamahal, mayroong nabautismuhan, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi na bumalik. So hindi niya alam mga minamahal, yung karamdaman pinagaling sa Kanya ng ating pong dakilang Diyos, kapag hindi siya naglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, babalik yung karamdaman niya mga minamahal. Amen. Bakit? Sapagkat kapag ikaw nabautismuhan sa tubig, sa pangalan ni Jesus, mapapatawad ang kasalanan mo, yung kalamdaman na bunga ng kasalanan, ito po ay gagaling. Amen. Ngunit kapag hindi ka nagpatuloy, babalik ulit yun, mga minamahal. Amen. Kaya kinakailangan ng tao magpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos upang ang lahat ng pangako ng ating pong dakilang Diyos na mga pagkapala ay patuloy din ipagkakaloob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sabi dito, mga minamahal, na kung kayo magsipanatili sa akin at ang mga salta ko'y magsipanatili sa inyo. Amen. Hindi lamang pala tayong mananatili sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, kundi yung mga salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan palang manatili sa atin. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, yung mga salita na napapakinggan natin mula sa ating pong minamahal na mga magulang, ating pong mahal na Pastor Evangelist WILDE Almeda, in ganin po sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng mga manggagawa, mga ngalal ng salta ng Diyos sa banal na ministeryong ito. Yung mga saltang ating pong napapakinggan, kinakailangan pala mga mahal, itong salita ng ating pong dakilang Diyos, kinakailangan manatili sa atin. Amen. Paano natin masasabing ang salta ng Diyos ay nananatili sa atin? Unang-una, mga mahal, yung salitang napapakinggan natin, kinakailangan pagpasok sa kaliwang tainga, huwag natin palalabasin sa kanan, mga mahal. Kinakailangan atin pong papapasukin ito sa ating puso. Ibig sabihin, mga mahal, atin pong isasagawa yung mga salitang atin pong napapakinggan. Amen. Yan po ang ibig sabihin na tayo po'y manatili sa salita ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag nagagawa natin ito, mga mahal, sabi dito, anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko sa inyo. Amen. Sapagkat mga mahal, ang tao, nilikha ng ating pong dakilang Diyos na mayroon pong tungkulin ang bawat isa po sa atin. Lalo na tayong na tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mayroon pong tayong tungkulin gagampanan sa ating pong dakilang Diyos. Basahin po natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Dito po sa Ecclesiastes 12, talatay 13, ganito po ang pagkasulat. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Mga minamahal, nilikha pala ng Diyos ang tao sapagkat mayroon pala tayong tungkulin gagampanan. Ano pong sabi dito? Ano pong tungkulin? Matakot ka sa Diyos. Amen. Ang Diyos po ay hindi nakakatakot.
Ang ibig sabihin nito, mga nun, matakot ka sa Diyos, matakot kang gumawa ng kasalanan sa harap ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Yan pong ibig sabihin yan. Nang sabi dito, sundin mo ang kanyang mga utos. Amen. Pagdating dito, mga nun, pagsunod sa utos, minsan talaga maraming mga tao ayaw sundin, ayaw na mapakinggan ang mga salitang ito. Amen. Sapagkat kapag sinunod mo ang utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, talagang marami kang katulad natin, mga mahal, na mayroon kang iiwanan mga bagay. Amen. Yung pakikisalamuha mo sa sanlibutan, nasabi sa Malalakas Sulatan, huwag tayo magsiayon sa sanlibutan ito. Amen. Sa Roma, Kapitulo 2, si Talatang 2, huwag daw tayo magsiayon sa sanlibutan ito. Iyan po, mga mahal. At ano pa, mga mahal, susundin natin ang utos ng ating pong dakilang Diyos, isasagawa natin lahat ng kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, pamumuhay na may kabanalan, pagbibigay ng kasampung bahag at handog, ang patuloy nating pagdalo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ito, mga mahal, ating pong isasagawa sapagkat ito po ang tungkulin ng bawat tao na sabi dito, nilikha na tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na atin daw pong sundin ang lahat ng mga utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, mga mahal, si Apostol Pablo, nung siya po ay dumalangin tatlong bis, dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na marahil, iniisip po natin, matapat naman tayo naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, nasusunod natin ang lahat ng kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pero parabagang walang katugunan ng ating mga panalangin. Sa Apostol Pablo, mga mahal, sa kanyang panalangin, maraming gumagaling. Maraming himala na ginawa ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tuwal sa Apostol Pablo, mga mahal, bilang tao na nalangin din sa ating pong dakilang Diyos, ano po ang kanyang panalangin, mga mahal? Basahin po natin dito sa Kalawang Korinto, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 9. Dito po sa Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 2, ang talatay 8 at 9. Tungkol dito'y makaitlo akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen. Sa Apostol Pablo, mga mahal, marahil may karamdaman yung tinatawag tiniksalaman. Yung pong marahil mahina ang kanyang paningin. So, na-realize niya, mga mahal, na marahil na sa kanyang panalangin, pagagalingin na siya ng ating pong dakilang Diyos sapagkat maraming mga tao na sa kanyang panalangin ay maraming gumagaling, maraming pinaghimalaan ng ating pong dakilang Diyos. Kaya't nanalangin siya tatlong beses sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Anong sagot ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, yung hinihingi niyang kagalingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi na ipinagkaloob sa kanya. Bakit? Sapat na yung biyaya. Ano po yung biyaya? Yung kaligtasan, mga mahal. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, yan pala ang pinakamahalagang bagay. Yan ang malaking pakinabang natin sa paglilingkod natin sa ating pong dakilang Diyos, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Minsan, mga mahal, kapag tayo po ay pinagalingan ng ating pong dakilang Diyos, ang iba, ayaw na maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, kapag ikaw may karamdaman na hindi pinapagaling ng ating pong dakilang Diyos, marahil, mga mahal, katulad ni Apostol Pablo, na hindi na pinagaling ng ating pong dakilang Diyos. Bakit? Kasi marami mga kapatid na pagka pinagaling na, ayaw na magpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapat na ang biyaya. Amen. Yung pagpapala, yung biyaya ng ating pong dakilang Diyos, sapat na yan, mga mahal. Amen.
Kahit hindi ka napagalingin ng ating pong dakilang Diyos, ngunit nananatili ka sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nakakatiyak ka na iyong kaligtasan. Ibig sabihin, sapat na yan, mga minamahal. Amen. Pagkat maraming mga tao dyan, nasagana sa lahat ng bagay, nasa kanila ang kalangyaan sa sanlibutang ito, ngunit ang kanilang kaluluwa mga pagkasalan na matay, tuloy-tuloy naman doon sa impyerno. Ngunit sa atin, mga minamahal, bagamat tayong ay may mga kalamdaman pa, marahil pinahintulot ng ating pong dakilang Diyos para lalo tayo magpatuloy sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat maalala ko, mga minamahal, yung Bible study ng ating pong bilabla sa town pastor na mahirap daw kapag walang problema. Amen. Sapagkat kapag walang problema, paisi-isi lang ang paglilingkod ng mga Kristiyano. Ngunit sabi na kapag may problema na, kapag sabi ng ating pumilabras ng pastor, kapag may almuranas, talagang grabe na, nahihirapan na sa kanyang karamdaman, talagang natututong lumuhod, tumawag sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, lagi nagsusumamo. So sabi niya, maganda pala pag may problema, lalo kang papalapit sa Diyos. Bakit? Natututo kang tumawag sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ngunit kapag walang problema, simple, wala kang pangailangan, hindi mo na kailangan tumawag sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga pagtaas ng kamay mga minamahal, ganyan na lang. Hallelujah, thank you Jesus. Pero pagkapay problema na mga minamahal, grabe, talagang luluhod ka, papawisan ka na magsumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon para matutas ang problema mo, ang karamdaman mo, pagalingin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya pala mga nakakabuti pala pag may mga dumating sa atin mga problema. Subalit pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na kapag inuna natin ang ating pong dakilang Diyos, sabi ng ating talatang, huling talatang mababasa, kapag inuna natin, mahal na Panginoon, lahat ng ating mga pangailangan dito sa lupa na ito po'y ipinangako sa katanungan ni Apostol Pedro, mga minamahal, na sabi dito pa lang, ay tatanggap ka ng 100% dito pa lang sa lupa, mga minamahal, pagpapalain ka na ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Plus, buhay na walang hanggan. Basahin po natin ang huling talata dito, mga minamahal, sa Mateo Kapitulo 6, talatang 23. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 6, ang versikulo po ay 33. Dadapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Amen. So mga minamahal, upang ang lahat ng pangako ng ating pong dakilang Diyos, dito pa lang mga minamahal, habang tayo naglilingkod, dito pa lang sa ibabaw ng lupa na ito, pagpapalain na tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong gagawin natin? Sabi dito, hanapin daw natin ang kaharian ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Ibig sabihin, unahin muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at lahat ng ating pong pangangailangan ay pawang idaragdag daw sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Plus, buhay na walang hanggan na pangako ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po ito mayo mga mahal, ating pong awitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit tayo naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos? Hindi dahil sa mga pagkapalang ito, mga minamahal. Hindi dahil pinagaling tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo dahil binigyan tayo ng kapayapaan. Naglilingkod tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat inibig tayo ng ating pong dakilang Diyos. Namatay ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At tayo po, mga minamahal, ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan na sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kita ko maglilingkod sa iyo. Amen. Hallelujah. At bakit ang bahag tinitin ang buhay mo. Amen. Hallelujah. At bakit ang halo sa kamutihan mo.
Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ng ating dakilang Diyos, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sa ating mga bisita sa araw na ito, na maging kapatid namin sa mahal na Panginoon, kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos, sapagkat alam namin ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kayo po ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang mahal na Panginoon sa bawat buhay ng mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong napakinggan ang mga salita ng ating dakilang Diyos. Maging ang mga buhay at pinagpalang patotoo
ng kanyang mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala, nakatuparan ang ipinangako ng mahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa mahal na Panginoon, isuko niyo ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos, kayo rin ay kanyang pagpapalain. Mayroon pong apat na reglamento o susi ng kaligtasan. Kinakailangan niyo po ang apat na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang una po, pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na kayo po ay nais niyong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po, mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas. Isa sa gawa po natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo pagkatapos po ng banal na gawain. Mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na handa pong mag-aalalay po sa inyo, mga minamahal. Nawa, hindi nyo po lisanin ang banal na lugar na ito na hindi nyo nasunod ang ikatlong susi ng kaligtasan. Ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa, ang Diyos na po ang gagawa. Ang ating dakilang Diyos ang siyang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo sa banal na gawain ng mahalapin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay inyong maranasan. Yan po ay darating sa inyo. Ang ika-apat na reglamento o susi ng kaligtasan, bautismo ng Espiritu Santo. Mga minamahal, ang inyo pong gagawin ngayon, itaas niyo ang inyong dalawang kamay. Isuko niyo ang inyong buhay sa mahal na Panginoon at banggitin niyo po ang panalangin aking sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sundan niyo po ako sa panalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, kahabagan mo po ako at patawarin. At tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking mga pagkakasala. Iligtas mo ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah.
Dakila at magpala po namin ang masalangit, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista. Aming pong minamahal na Pastor, WILDE Estrada Almeda, ang iyong banal na propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, kami tao sa pusong nagpapasalamat. Mahal na Panginoon, maraming maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga kaluluwa. Mahal na Panginoon na tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, sa araw pong ito, aming mga minamahal na mga bisita, mga minamahal na baguhan. Pagpalain mo sila at kahabagan, dakilang Diyos. Iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan. Pagkalooban mo po sila, dakilang Diyos, ng pagkakataon ni sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating po mga pangailangan at ang buong pagkataon ay akin na pong ibinabalik sa ating pong beloved preacher, Benedict Porlaje. Amen, praise Lord. God bless you, beloved Brother Angel. Mga minamahal, tayo po ay manalangin para po sa ating mga pangailangan, ating pong idulog, sa ating pong dakilang Diyos, lahat ng ating mga kahilingan po sa Kanya. Hallelujah, tayo po ay manalangin. Mapapala namin Diyos ang mga banal sa pangalan mga pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po ng aming po minamahal at ginagano pastor at Evangelista, WILDE Estrada Almeda, ang bawat sa amin mahal na Panginoon, minsan ba kami nagsusumama o humingi ng kahabagan sa amin na gawang mga pagkukulang, pagkakasala, mga kahinaan na amin na pagbibigyan, patawarin po ang bawat sa amin mahal na Panginoon at patuloy namin din dinadalangin Diyos ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay na amin po minamahal at ginagano pastor, ganun po sa kanilang mga beloved children, buong sambahan ng amin na pastor, patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan, mahal na Panginoon, hallelujah, magsa lahat ng mga manggagawa, lahat ng amin mga minamahal mga kapatid, mahal na pang nakikita mo Diyos, ang lahat ng kanilang mga pangailangan o Diyos, tungunin mo ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, mga mahal. Ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay niyo po doon sa bahagi na nandoon yung karamdaman. Sama-sama po natin palayasin yan sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, upong pagpala namin Diyos ang mga banal sa unat panlangin na ayon po minamahal, ginagalan ng pastor, Evangelista, WILDE Estrada Almeda sa iyong makapangyarihang pangalan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalas, high blood, be healed in Jesus' name, hallelujah, be healed in Jesus' name, hallelujah, vices begun in Jesus' name, problem be solved in Jesus' name, hallelujah, halat ng uri ng kahirapan lumayas sa mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus, hallelujah, be blessed in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah, mga mahal, tayo po sumigaw na tatlong beses ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga naman bilang taos pusong pagkapasalamat natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na ating pong sampalatayanan na tinanggap na ng bawat isa po sa atin ang katugunan sa lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong dakilang Diyos, kasabay po ang paglukso. Sabay-sabay po tayo, mga mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless you po sa ating mga bisita, kay mga kabalik na po sa inyong upuan. Tayo tuloy-tuloy ng mga minamahal. Dadako naman tayo sa mga announcement. Aking pinigay buong pagkataon. Ating mga kapatid, beloved brother Bobby. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan na pa po, bigyan natin ng malakas sa palakpak.